Hello, good morning. Welcome to Entrepreneurship Training Program. Nandito ulit ako. Sorry, katatapos ko lang kanina na sinabi tungkol sa company profile. Ngayon tuloy ko na since na nandito naman na ako sa desk ko, nakaupo na ako ngayon. Yung online training namin kahapon sa kanong isang araw ay idugtong ko na rin dito. Gagawin ko na rin ng video kasi gusto ko lang linawin, may mga bagay-bagay na linawin natin kung ano yung mga diferensya ng, for example, yung fear at saka doubt or yung negative thoughts natin to positive thoughts. So, ang unang tanong ko sa kanila sa online training namin is, kapag sumali ka sa isang negosyo, ano yung mga natural na mararanasan mo? Number one is, nandoon yung fear, nandoon yung failure, nandoon yung rejection, nandoon yung freedom at motivation. Yung fear naman, fear and doubt is almost magka-relate lang pero magkaiba ang ibig sabihin. So yung fear na yon, yung takot mo na malamang na hindi ka aasenso sa pinasukan mong negosyo. Pero ang kabaliktaran naman niyon ay yung fear ay i-drop out natin yon, palitan natin ng courage. So, kapag courage, ang ipinalit mo doon sa fear mo na yon, syempre meron kang panatag. Meron kang courage na ito ay kaya ko. So, matatanggal ngayon yung takot mo na perhaps hindi ako aasenso sa negosyong ito o sa pinasukan kong negosyo ito. Nandyan yung mga fear natin. Kahit sa anong klase ng bagay, kahit sa buhay, kahit yung pag-abroad natin, nandun pa lang tayo sa Pilipinas noon, ay natatakot na tayo. Meron na tayong takot na ano kaya ang magiging future ko doon? Ano kaya yung magiging buhay ko doon? E nandoon yung takot na fear. Fear talaga ang pumapasok sa ating isipan. Pero mas maganda na yung fear na yon is palitan natin ng courage. Cancel yung fear, palitan natin ng courage. Ibig sabihin, may panatag, meron kang believe in yourself na kaya mong gawin. Okay, yung doubt naman is yung pagdududa. Ito naman yung pagkaibaan. Yung pagdududa mo, pagdududa lang, hindi exactly or 100% na totally na wala ka ng pangarap. Wala kang matutupad na pangarap. Hindi ka maaasenso. So yung doubt na yun, na malamang na pagdating mo dito sa Bahrain, pagdating mo sa abroad, ay baka hindi ako magtatagal or baka magtatagal ako. Aba syempre kapag magtatagal ka ay maganda yung employer mo. So that time is meron kang positive mindset. So yung pagdududa mo yun, nandoon pa rin yung pagdududa mo na malamang hindi ka magtatagal kasi meron ka pa ring takot, meron ka pa ring fear. Pero yun, yung duda na yun, pagdududa mo na yun, is tanggalin natin. I-cut natin yun. Anong ipapalit natin? Believe. Believe sa sarili mo na kaya mong gawin. Ayun ang pagkaiba lang ng takot at saka yung pagdududa. So pagdududa is hindi yan matutupad dahil pagdududa lang yan. Kapag pinalitan mo ng believe, I'm sure, power, matutupad mo ang iyong pangarap. Okay, then rejection. Rejection, natural na lahat ng bagay, kahit sa buhay, sa trabaho, sa ating mga binibili, ang ating mga nabili na, ay or ang ating pag-share ng ating opportunity sa iba ay may rejection. Pero natural lang yun. Sa kasabihan na yung rejection is anong kapalit? Success. Yun ang kabaliktaran nito.
wag kang magdalawang isip na i-share yung opportunity na kahit ngayon is ayaw niya, pero one day or someday babalikan kanya. Kasi hindi lang ikaw ang nag-share sa kanya sa business, I'm sure na meron pang iba. Marami siyang maririnig, marami siyang makikita sa online, sa Facebook na itong company na ito, AIM Global, ay 100% opportunity pala kapag sumali ka dito. Almost 14 years na sa industry. Wala pa kaming pagdududa. At 5 years na rin ako dito sa company. Umaasenso pa lang. Umaasenso naman. Awa ng Diyos. So, eto, yung rejection ay kailangan na i-drop mo yon, i-drop up mo yon. Wag mong hayaan na pag na-discourage ka ay wala na. I-give up mo na rin. Hindi pwede, hindi ganun ang buhay. 'Di ba sabi nila, pag nadapa ka, anong gagawin mo? 'Di ba? Bumangon ka. So, yun yung example ng rejection. Lahat ng bagay, kahit yung sarili mo mismo is nare-reject mo. What about others? When sharing the opportunity to others, of course, natural lang na may rejection talaga. Yung sarili mo, nare-reject mo talaga. For example, bibili ka ng damit mo. Meron kang self-conscious. Kasi na-reject mo eh yung pinili mong damit. Maganda ba? Ang tingin mo maganda. Pero nung isusuot mo, parang ang pangit. So, meaning, isa ring bagay yon na mismo pang sarili mo is na-reject mo. What about others? Natural lang talaga. Yung rejection ay kasama sa negosyo, kasama sa buhay, kasama sa lahat ng bagay na ating gagawin ang rejection. Pero huwag kayong matakot dahil may opposite yan ay success. Ano pa? Yung failure naman. Yung failure, malamang na kapag sumali ka na sa AIM Global ay hindi ka magtatagal. Baka 1 week lang, 1 month, 1 year. Kasi wala kang panatag. So malamang na ma-fail ka. Huwag mong isipin yung failure. Kasi yung failure na yon, kapag inisip mo, hindi mo talaga ma-operate yung business na pinasukan mo. Yung failure, kapag yan ay trinabaho mo, yan ang inisip mo, kahit ilang company ka papupunta, hindi ka magiging success. Kasi yung failure is lagi mong iniisip. So para ma-abolish yung mga failure na yan sa ating mga negosyo, sa ating buhay, ay kailangan nating palitan ng positive mindset. So, kaya sinabi ko, failure talaga is nandiyan lagi, palagi yung failure natin. Malay mo, hindi ako magkakaroon ng downline or baka hindi ko maipagpatuloy or baka hindi ako kikita. So, yun yung mga sagot ng failure mo. Pero kapag pinalitan mo yun ng positive mindset, magiging asenso ka. Okay? And what else? Motivation. Motivation is, ito ay yung mga nagsasabi sa'yo na kailangan kong gawin ito. For example, meron kang nakita sa Facebook na may nag-post, wow, ang ganda. So, pwede bang copyin? Ayun, i-copy mo siya. Kasi, dito sa AIM Global is transparent. Transparency tayo. Walang itinatago. Copy and paste. So, kailangan mo ngayon ng motivation.
Ikaw yung gagawa ng motivation mo. Gumawa ka ng paraan kung ano yung maganda sa inyong negosyo. Kaya yun, i-copy mo, then i-repost mo. Doon nila makikita kung ano yung ginagawa mo, mabuting company yung pinos mo. Kaya yun, malay mo, siya yung magiging prospect mo din. Kaya yun, motivation, ikaw ang gagawa ng ikagaganda ng inyong business. Imo-motivate mo din ang iyong mga kasamahan. Imo-motivate mo din yung mga prospect mo. Para one day, pag nag-change na yung isip nila, is ready mo na silang i-invite. Tapos, i-train mo na sila. Okay, then what else is freedom? Sa buhay, ang freedom talaga is nandiyan. Minsan, sa buhay natin, yung wala tayong freedom kagaya ng mga walang day off na aimers, nakapag-join naman, pero hindi sila makakalabas kasi wala silang day off. Ayun, nakakaawa lang naman sila. Although gusto nilang maging mayaman, gusto nilang magkaroon ng source of income, pero hindi naman yun ang hadlang kung talagang gugustuhin mo maging mayaman or umasenso or mapalitan yung dati nating buhay. Lahat tayo is may freedom. Free ka na gawin mo ano ang tama, gawin mo kung ano yung nararapat, gawan mo ng paraan, dahil meron tayong freedom. At meron tayong freedom na magtanong kahit sino man kung kaya mo bang gawin. Kung hindi mo kayang gawin, meron naman yung mga may resulta, mga uplines, mga crosslines na dapat or willing na tumulong sa'yo. May freedom. Yun ang sinasabing na freedom. Lahat tayo may freedom. Andoon yung sarili nating choice. For example, sa pag-aasawa din, syempre tayo yung namili. Kasi meron tayong freedom. Then kung ayaw natin at nagkaroon ng problema, ay kung hindi mo kaya, ay talagang, anong gagawin mo? O di, tanggalin mo siya sa negosyo. Tanggalin mo siya sa buhay mo. Okay, so, yun yung freedom. Meron kang freedom na meron kang rights na gawin yun. Kung ano yung tama, ano yung ikakabuti mo mula sa sarili mo hanggang sa family mo. Okay, so yun yung freedom. And okay, yan yung negative thoughts. And yung opposite naman is sa positive thoughts naman. Ngayon, bago mo umpisaan ang business, syempre meron ka ng ano yun? Ano ang mga yun? Siyempre, magkaroon ka, dapat meron kang knowledge, meron kang confidence, meron kang action, at result, of course. Kung gawin mo yung isang business mo, ano ang number one? Paano mo patakbuhin yung negosyo kung wala kang knowledge? Diba? Ang knowledge or kaalaman is number one. Magkaroon ng training, mapag-aralan yung sistema ng AIM Global para alam mong i-run yung business. You will never be successful if you will not learn the business or if you don't know the business. Totoo po 'yan. Kaya number one, yung knowledge. Bago mo pasukin ang isang negosyo, syempre, dapat kang meron kang knowledge. Ay, hindi naman kailangan dito sa AIM Global ng certificates, diploma, sa totoo nga lang eh. Karamihan din sa mga walang certificate ay sila pa yung mga nagiging milyonaryo. Kagaya si Leo Caduyag,
Grade 6 o grade 5 lang. O ngayon, magkano na ang kita na? 700 per month? Meron na siyang four house and lot, four stories na house. Meron na siyang apat na sasakyan. Grabe. So, ito yung knowledge. Alam mo lang na gawin yung negosyo. Alam mo lang magbasa at pag-aralan yung sistema, yayaman ka. Power? Okay, and the confidence naman, syempre, kapag pumasok ka sa M Global, dapat may confidence ka. Wala kang kinakatakutan kasi pumasok ka eh. Kasi yun ang alam mo na makapagdudugtong doon sa problema mo. Ano yung problema mo? Let's for example, yung salary mo. It's not enough for you and for your family. Of course, you are going to ask help. So, this is your second source of income sa AIM Global. Kasi sa retail pa lang, ay kumikita ka na. What about others' benefits of this opportunity? Maraming paraan. Basta na sa AIM Global ka, masipag ka lang, gawan mo lang ng paraan, magagawa mo yun. So, yun yung confidence, of course, na confidence yung sarili mo na, okay, gawin ko lang ito, gawin ko lang ito, tuloy lang, kaya ng iba, hindi ko kaya. Ayun, kagaya ni Leo Kaduyag. Kaya niya. Grade 5. What about yung mga may certificate? Mga professional. Diba? So ito, dapat ilagay sa isip natin na kaya mo ito. Kaya kong gawin ito. Ito yung confidence. Positive mindset. Kasi ikaw ay business minded. Oh. So, confidence lang. At ano pa, yung action, of course, lahat ng ating gagawin is hinahaluan na yung action. Yung action is kahit pa meron kang goal, kung hindi mo siya a-actionan, sa palagay nyo, ma-reach nyo, ma-achieve mo yung goal nyo, kung hindi nyo a-actionan. Action means yung lagyan mo siya ng pag-effortan mo siya. Lagyan mo siya ng date. Actionan mo siya. Lagyan mo ng deadline. Para matupad yung goal mo. Hindi mo matutupad yung pangarap mo kung hindi mo a-actionan. Okay, so ano pa? Ang sabi nila is, action is the key to all success. Tingnan nyo. The key to all success. The fundamental key. The fundamental key of all success. Kasi yun yung key para matupad ang iyong pangarap. Okay, so, and what else is result? Of course, lahat na yung mga from negative thoughts na ang dami mong pinagdaanan, lahat nandoon na yung mga takot, pagdududa, lahat ng ginawa mo, mga freedom, mga failures na nasa isip mo is nandito ka na ngayon sa positive. So, confidence, action, knowledge, tapos ang resulta ay success. So, result. At the end, ang resulta ng inyong mga maling pag-iisip or maling akala ay mapapalitan na ng success. Okay, so yun yung from negative thoughts to positive thoughts sa hanggang sa resulta. Ano yung resulta? Success. Lahat ng inyong mga pagdududa, mga fear, kahit sa buhay, kahit sa business,
at the end, kapag trinay mo lang na pag tuloy-tuloy na lang na tuloy-tuloy lang nagagawin, aasenso ka talaga. Kagaya natin ngayon, tuloy-tuloy lang, kahit konti lang yung kita, tuloy-tuloy lang. Kasi iniisip mo na meron akong mapapala dito. Kaya yun yung confident. Kailangan yung confident mo sa sarili mo. Believe in yourself para magiging umasenso. Okay, so yun ang topic namin yesterday and before yesterday. Congratulations ulit mga partners dito sa online training program. I'm so proud sa inyong lahat. Keep it up. Lahat ng effort nyo nakikita ko. Masaya ako and be proud. Alam nyo yung certificate nyo is huwag nyong maliliitin kung ganyan lang. Yun ay certificate na nagbibigay sa'yo o nagpapatunay na trinatrabaho mo at tama yung ginagawa mo. Yun ang resulta ng inyong mga pagdududa kaya nagkaroon kayo ng best certificate of the day while ongoing yung training natin. And more certificates more to come, more blessings, and more challenge sa online training. Ito ay tinatanong ko kayo, binibigyan ko kayo ng assignment para matest ko lang yung knowledge nyo or yung understanding nyo sa AIM Global. Nandito naman ako na aayusin, i-update ko kayo. Hindi naman ako perfecto din. Meron din akong mga mali-mali. Pero at least, meron kayong guidance na tutuwid kung sobrang zigzag na. Kasi minsan nagzigzag tayo. Okay, so gawin nating medyo i-straighten natin para yun ay magpapatibay sa'yo. Yun ang courage mo para hindi ka na matakot na mag-recruit. Para hindi ka na mahiya o matakot na i-share yung business sa ibang tao para magkaroon ka ng downlines, para magkaroon ka din ng kasama sa organization. So, yan lang. More power and God bless us all. Okay? Thank you. Bye-bye. Good morning.